No. Hi guys! Nagbabalik na naman si Papa El Toro at ngayon kasama ko si Boy Leon. Si Boy Leon, kaibigan ko sila talaga si Boy Leon. So nandito kami ngayon sa farm. No? Kasama ko si Boy Leon, pinakapugi. Mag-hi ka muna, sir. Hi! Hello! So, kumusta ka na? Kumusta ka na? Ikaw, kumusta ka na? Ikaw ang inambalan ko. Oh, kumusta ka? Kumusta ka na? Oh, kumusta ka na? Buli mo niya po. Ang ginapamangkot mo, ginasulit mo man. Ambal ko, kumusta ka na? Kumusta ka na, Dong Leon? Kumusta ka na, Dong Leon? Ikaw ang kumusta ko. Kung kumusta ka. Ayos ha? Ayos ha? Kumusta, okay ka lang? Okay lang ha. Dapat, bakit, ganon, talaga, yon ano, ituloy natin mga ano? Pelikula natin. Meron akong bagong car. At Duramax. Chevrolet, galing niya. At nice siyang patakbuhin. Ganda kong tumakbo. Ito yung aking na-try natin kung magaling ba siyang tumakbo, maganda ba ang takbo niya. So, pasok na tayo. So, nandito kami sa farm ni Attorney Orula, guys. And dito sa farm niya, mayroong 7 angels dito. So, samahan niyo ako na ipakilala ko kayo sa mga angels dito sa parang farm subdivision siya ni Orula. Ni Attorney Orula. So, this is St. Michael. Ayan, si St. Michael. Kita niyo si St. Michael. Ayan, mayroon siyang parang sword. Ayan, yeah, si St. Michael. And the next one. This is Saint Gabriel. And Jehudiel. Napakaganda ng angel. Yan. Angel, may mga pakpak sila. May pakpak. Ito naman si Saint Barakiel. And then, di mawala si Saint Stephen Seraphim. Angels. And then, followed by Saint Celtiel. And after that, si Saint Raphael. They are angels. And then Saint Uriel. For your prayers, fire of God. Saint Uriel. And then, nandito na muna yun. Siyempre, ladies and gentlemen, Christ the King. For your prayers, Jesus Christ. In His name I find the peace I see. Tama ko pa rin ngayon si Boy Leon. It's been a long time na hindi kami nakita ni Boy Leon, no? And isang tuwig nung nakita kitain. One year, grabe 1 years, no? Muda mo nga years. So,
dito din kung merong may mga angels, meron din kami ditong station. Parang 14 na daw. 14, no? 14 cross station. Ayan. Ayan, meron yan dyan. Ito. This is number 3. Station number 3. Ito, station number 4. Station number 5, no? Si Jesus ay mapasa ng cross. Ayan. Station number 6. 7. For your presence. 8. Station of the cross number 8. Station of the cross number 9. And also number 10. 11. 12. 13. And last. In his name I find number 14, station of the cross. So ayun, mismo sa subdivision dito sa farm, meron ditong yung parang garden, no? Madaming mga tanim, pananim. Yan. Yan ang John's Infinite Garden. To God be the glory. Sa loob yan, ang daming mga pananim yan dyan sa loob. So, tingnan natin sa loob, ah. Ayan. Ayan yung ang ganda dito. Grabe yung lamig. Laki ng kaktus, oh. Kaktus ba to? Kaktus ba to, dong? Daming mga rare plants dito. Ayan. Ito, sa loob. Ayan. Ayan, makikita mo ito sa loob. Kita mo. Ayan, ah. Daming mga pananim. Mostly dito sa loob ng... Ang mga pananim dito ay minsan nyo lang makikita ito sa ano, sa ordinaryong garden, kasi ang may-ari talaga nito ay sa ano pa, umuwi pa sa mostly ang mga tanim dito galing ng Illinois, California. Illinois, saan ba yung Illinois na yan? San Francisco, California, like United States, no? So ayan, makikita yung mga pananim. Ayan, ganda ng mga pananim dito, oh. Ayan, badyang. Ganda ng badyang. So, ikaw yung caretaker dito, dong? Yes. Siya yung nagdidilig dito every day. Ayan. Ganda ng mga pananim. So, meron pa lang silang ano. Ah, binibinta pala ito, dong? Yes. Meron mga price, mga presyo. Ayan, oh. Lineth, 2,200. Golden Violin, 1,500. Oh. Meron pala, binibinta din pala ito. Akala ko display lang. Binibinta talaga, no? Ayan, like for example nito. Mikans. Ito, Mikans. Yan yung presyo niya. 1,500. Ayan. Cardinal ito? Bro. Gano. Ano yung pinakamahal dito, Busi? Anong pinakamahal? Yung pinakamahal talaga yung high ID niya. Saan? Gano? Walang presyo. Good. Oh, meron pala mga fish din dito. Meron silang isda. Yeah, walang mga... Ito, 1,200 neon orange dark lord. Grabe, no? Ganda ng mga pananim dito. At saka meron silang isda. Koy! Ano yan dyan, CR yan dyan, pre? Diyan nagluluto si Sir.
Yun. Sa mga tanim, no, mga pananim, no, punta na kayo dito sa may Oroland Leisure and Development Corporation, no. Isang housing subdivision, no, siya na pinagmay-ari ni Attorney Orula, at at the same time meron siyang display ng mga pananim, no, which is binibinta niya kaya nito, no. Yun, ganda, no. Ito yung bali dalawa yung ano, bali pag umuulan dito yadadaan yung tubig, pre. Tapos kung kukuha ka ng tubig, saan mo, saan, saan ka dito? O, puno, oh. Dito sa Oroland Leisure and Development Corporation, talagang mag-enjoy kayo dito. Napakasarap ng hangin. At mag-enjoy kayo sa mga pananim nila na minsan nyo lang makikita dito sa Pinas. Dahil ito ay galing pa ng California, USA. So, ganun doing talagang pagpuntayan dito ay sa seedlings lang yan muna. At saka paglating dito, dito na inilagay. Binibintan nila sa mura-murang halaga. So, pag gusto nyo bumili, punta na lang kayo dito sa Oroland Leisure and Development Corporation. But before that, I just would like to water the plants. Water, no? The plants. Oh, water the plants muna ako, at itatry ko kung marunong ako nito. So, ako, iba ako pag magdilig ng halaman. Huh? Kasi hindi din, kung hindi unusual yung mga pananim dito, ang pagdidilig ko ay hindi din unusual. So panoorin mo kung anong klase na ginagamit ko na teknik para magdilig ng halaman. Let's go! So una-una ay ganito. Tingnan mo kung mayroong mga ano dyan. Ayan. Kaya nito. Kaya nito, natuyo siya. Natuyo siya, oh. Kaya, puso mo. Thank you.
Kumagalaw. Nabos ko silang lahat. Yung mga natutuyo ang mga pananim, pasang-pasa na sila. Ha? Bye for now. Kung gusto kayong bumili ng mga pananim, punta lang kayo dito sa Uruland Leisure Development Corporation. No? Dito lang papunta ng Dumanan. Punta kayo dito at mag-enjoy lang kayo dito. Bukod sa malamig yung hangin, napakaganda ng tanawin, especially sa mga tanim. Aww. Thank you and God bless. Lapo ko. Thank you very much. Subscribe to Morales Philippines on YouTube. Please subscribe to Morales Philippines.